Magandang umaga po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, mga konsehal, sa ating mga kasama mula sa national government agencies, sa mga kawani ng ating social services sector, kasama siyempre dyan ng mga education-related offices po natin, sa ating city admin, at sa lahat po, mga nag-aantay dyan sa gilid, magandang umaga po. Noong nakaraang linggo, siguro nabalitaan din naman ng marami sa inyo ay nag-submit na ng bids ang iba't ibang mga ibang back members natin para sa ating new City Hall, at more or less handa na rin yung temporary City Hall natin. Sa ating mga staff, lalo na sa mga department heads, talagang konting tiis, konting pasensya lang yung paglilipatan natin, hindi ganun kalaki ang mga espasyo para sa mga opisina natin, talagang konting sakripisyo, pero siniguro naman natin na magiging sapat ang mga espasyo natin. Marami tayong iiwan dito, gaya ng services para sa OSCA, gaya ng services ng SWAC, mag-iiwan po tayo dito para continuous yung sa health. Mag-iiwan din tayo dito yung mga laboratory to ensure a continuous flow of services. Pero dun po pagdating sa bidding mismo, medyo malaki yung kontrata. Diba? Yung approved budget of the contract ay nasa humigit kumulang 9.6 billion pesos. Pero dalawang paglilinaw lang po, kasi alam nyo naman, pag may ganyang kalaking kontrata, hindi may iwasan, may iba na magkakamali sa pag-unawa, o yung iba sadyang gumagawa lang ng kwento. Diba? So, sa dalawang paglilinaw lang, una, yung 9.6 billion ay approved budget of the contract. Hindi po yan contract price. Ibig sabihin, kung ano yung mabubuksan na bid na qualified at pinakamababa, malamang bababa pa yung presyo. Hindi natin alam kung hanggang saan, pero sigurado bababa pa yung presyo. Pangalawang paglilinaw po, yung 9.6 billion pesos na yan, tayo very transparent tayo, no, na nakabuknat lahat, ika nga. Hindi lang po yan building. No, so kung sabihin mo building, masyado mahal yan kung building lang. Hindi po yan building lamang. Kasama po sa 9.6 billion yung site development, kasama po diyan yung provisions for IT, hindi lang po fiber optic, kundi provisions for future technology. May mga espasyo, may mga provisions po para diyan. Kasama po diyan yung site development. Kasama po dyan yung open spaces including road lots. Kasama po dyan yung open spaces including green spaces na hindi lang po isang floor, kundi meron din pati sa itaas. Kasama dyan yung evacuation site or evacuation areas. Kasama dyan yung walkway na nasa labas ng building. Na sa totoo, pag binilang po ninyo, yung floor area na magiging gusali mismo ng City Hall building, nasa 46,000 square meters. Sobrang laki po ng gagawin natin. 46,000 square meters. Floor area pa lang po ito ng para sa mga opisina. At kasama siyempre yung mga hallway, etc. Pero kasama rin po sa 9.6 billion na approved budget of the contract ay yung mga open spaces, yung corridor po na gagawin natin dito na matatanaw nyo hanggang revolving tower mula dito kung saan tayo nakatayo ngayon. Muli po yung mga evacuation, ganyan, na more or less nasa 20,000 square meters din po yun. So muli po, hindi lang po building yung magiging contract price natin, na muli din po, hindi pa po final yan. So every step of the way, naghahanda din ako ng isang general briefer na pwede basahin ng kahit na sino. Susubukan ko maging hindi masyadong detalyado na wala nang magbabasa, pero nandun lahat ng pertinent, lahat ng mahalagang detalye. Hinihiling ko lang po sa inyo na makatulong po ang bawat isa. Una, sa paglilipat natin bilang mga empleyado, medyo mahirap yung gagawin natin. Sa pag-inventaryo pa lang ng mga gamit, talagang ang bigat na ng trabaho na ginagawa natin. Pero pangalawa, na pag may narinig po tayo na hindi ganun ka-accurate, pag medyo namamali, i-correct lang po natin sila. Dahil muli po, pag may gantong kalaking proyekto, kahit saan, pag may gantong kalaking proyekto, may mga ibang tao na susubok talaga
na gumawa ng mga kung ano-anong kwento. Pero ang totoo naman nun, alam naman natin kung sino-sino yung mga gumagawa ng kwento na yun. Nisimulan nila, gumawa pa nga sila ng kwento na 40 plus billion. Talagang nag-iimbento lang kasi baka sakaling may makinig o may maniwala sa kanila. Ang katakataka lang sa mga tao na ito ay noong mga panahon na totoong maraming korupsyon ang nangyayari, tikom ang mga bibig nila. Pero ngayon na malinis, transparent, and above board, ang dami-dami pong sinasabi. So, yan po. Ingi po ako ng tulong sa inyo. Maraming salamat po. Now is an exciting time to be a Pasigueño. Ito na po yung pinakamalalaking proyekto sa kasaysayan natin. Nagsisimula na po. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Adjourn na po tayo.